Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po at sana po kayo po ay nasa magandang kalagayan at welcome po ulit sa ating pong panibagong pag-aaral ng music theory sa ating panibagong piano tutorial video. At ngayon pong araw po na ito ay pag-aaralan natin ang pagbabasa ng nota. At makikita niyo po sa screen ay yung notes on the treble staff. So, pag-aaralan po natin yung sa treble clef or G clef. Yung pong makikita nyo na G clef sign, yun po ang magtandaan po ninyo na yun ang treble clef or G clef. Sa music po, ang treble staff or treble clef, G clef, hindi lang naman po laging right hand ang nagpi-play doon. Although, kadalasan po right hand ang nagpi-play, pero minsan po kasi meron tayong tinatawag sa music na right hand over. For example, ito po ako ay magkukord ng C. Tapos sa kaliwang kamay, meron akong C na chord ulit. Minsan sa pyesa po, meron tayong tinatawag na left hand over. So, pag nakalagay sa pyesa na LH over, yung left hand po ay nag-over ng play doon sa right. So, pwedeng i-play niya yung ganito. So, hindi lang po palagi na right hand ang nagpi-play sa G clef. Ang gusto ko pong makita ninyo, meron pa tayong mga notes sa lines and spaces. So, sa line, umpisahan nyo po ang pagbabasa sa pinakababa. Sa number 1, 2, 3, 4, 5, every good boy does fine. So, from sa pinakababa po, first line E, second G, third line B, fourth D, fifth F. So, yun ang mga notes sa lines. Next, mga notes naman po sa space. First space F, second A, third C, and then fourth E. So, tandaan lang po ninyo, face. Kapag nakalimutan po ninyo yung sa space, huwag po kayo mag-alala. Kinabukasan, pagkagising nyo, tingin lang po kayo sa salamin. Ayun, no? Kita nyo agad ang inyong face. So, tandaan po ninyo ang mga lines and spaces, mga notes na yan. Okay, second po na ating slide ay yung mga nota po from middle C. So, ito po yung middle C. Ang makikita nyo po dyan ay 2 octaves from middle C. So, gusto ko po obserbahan nyo, yung unang-unang C na yan, merong ledger line. So, nasa line po siya. Line ang C, and then D, space, E, line, F, space, and then G, line, A, space, and then B, line. Ganun lang po. And then, space, line, space, line, space, line, space, and then line. So, sa 2 octaves po na ito, ay nagsimula yung middle C, nasa line siya. So, salitan lang, line, space, 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 line. Yung pinaka-last po na note na ito, na C na nandyan po sa staff na nilagyan ko, hindi naman po yan ang pinakalas na nota talaga sa staff kasi pwede pa pong hanggang dito eh. Basta sunod-sunod lang pa rin po yun. Pinakalas na C yun sa pinakataas, D, E, F, ganun lang po hanggang sa kung saan yung nakalagay sa nota kasi kung meron kayong mga pyesa, may mga nota pa po na more than po dito sa C na ito. Okay? Nilagyan ko lang po ng 2 octaves para meron po kayong idea kung ano po yung pagbabasa ng nota. At gusto ko pong matandaan din po ninyo sa music, di ba po yung mga nota simula po dito sa middle C? 2 octaves. Ang mga nota papunta sa taas, pag binabasa niyo yung nota dyan sa screen, pataas yung mga nota. Pero sa yung kamay po ninyo, papunta dapat sa kanan. Okay? Hindi po pataas. Kasi kapag ito yung kamay nyo, pataas, yun lang pong si matutugtog nyo pag tumaas, wala na yung matutugtog kasi hindi po tataas ang kamay. Pupunta sa kanan ang kamay. Direction, ha? So, yun po, huwag pong kalimutan. Dito po tayo sa next slide. Meron tayong makikita dyan, ilalandmark natin yung mga C. Middle C, yung pinakauna, nasa ledger line. Pangalawa, treble clef C. Tinerm ko po na treble clef C para lang matandaan ninyo, nasa pangatlong space. Treble clef C. At yung pangatlong C,
naman ay above treble clef C. So ito po 'yan. So yan yung mga landmark ninyo. Yung above treble clef C, nandun siya sa pinakapangalawang ledger line sa taas ng treble clef. Okay? So yan po ang landmark, middle C, treble clef C, at above treble clef C. Meron din po tayong nung nakaraang video, meron tayong mga terms ang ginagamit ninyo, C1, C2, C3, C4. So kung sa piano po ninyo ay may 88 keys, nasa C4 kayo. Ang middle C ninyo, C4, C5, C6. Pero kung mas maliit yung piano ninyo or keyboard, pwedeng C3 kayo sa middle C. Yung inyong treble clef C, C4. And then, yung inyong above treble clef C ay C5. So, depende po yun. Yun kasi kailangan lang po yung mga terminologies. Pwede naman pong magamit kahit ano doon, yung mga C1, C2, C3, mga ganun, or itong ginagamit po nating term para po lang matandaan ninyo. So, gagawin po natin meron tayong exercises. Maganda po na makabisado ninyo yung mga nota na yun. Kung talaga pong makabisado ninyo, napakaganda po nun. Ang gusto ko lang din po na technique na magandang aralin po pagdating po sa pagbabasa ng nota, lalo na sa mga adults. Kasi po, di ba gusto ninyo mag-advance din yung inyong kaalaman. Mag-aral na lang po kayo ng yung chords na mismo na ginagawa ninyo, yun na po ay magiging tanda ninyo na pagkabisado ng nota. So, hindi lang kayo magkakabisado ng isa-isang nota. Hindi lang isa-isa. Kundi, yung ginagawa na po ninyo pagtugtog sa chords, yun na po ang inyong kakabisaduhin. So, sa screen natin, meron tayong ipi-play. Ito po ay 2 bars lang po ito. So, ang first po na ito ay chord na C. C, E, G. So, C, C. And the next, F, F, G, G, C, C. So, gusto ko pong obserbahan ninyo yung inyo pong mga pagpiplay ng chords. Yan po ah. Yung C, E, G nasa line po siya. Yung F, A, C nasa space. Yung G, B, and then D nasa line. So, ganun po sa music, meron siyang lines and space na matatandaan ninyo. Maganda na magawa po ninyo yun na maging ano po, para mas madali ninyong makabisado at maaral yung mga nota. So, C, C, F, F, G, G, C, C. So, maging observant lang po kayo na kung ano yung mga notes na nasa line and space para mas madali po ninyo matandaan. Second exercise. Ano po ang mga nota na yan? Ano, yung mga nota na yan ay merong kaukulan na chords pa kada isang ano po, magkakasabay. So, mga sa triad na yan ay C first chord, C, E, G, next, D minor, D, F, A, puro na sa space, next, E minor, E, G, B, nasa line, next chord, F, A, C, nasa space. Then, G, G, B, D, nasa line. Then, bumalik naman sa papuntang kaliwa. F, A, C, space, E minor, E, G, B, line, and then, C, back to C, C, E, G. So, gawin po natin. So, ipi-play ko po ito from the beginning, 2 bars lang po ito. C, D minor, E minor, F, G, F, E minor, C. Again. Okay. So, yun po, dalawang exercises lang po yan na binibigay ko po sa inyo. Na, minsan po, kasi nagpi-play na po kayo ng mga chords, hindi lang po ninyo alam na kung anong pwesto nun sa notation, sa pyesa. Pero ito po yon. So, ito po ay example lang po para po maintindihan ninyo kung saan nakalagay ang mga nota at kung ano po yung, kung saang octave po siya. So, piniplay po natin ito sa middle C kung nasaan siya. So, sa music po ay maganda na maaral ninyo ang mga nota na ito. Sana po makabisada nyo at saka ang technique,
Kahit po hindi lang isa-isa, maging dalawang nota, pwede nyo kabisaduhin na magkasabay or tatlong nota na chords. At observe lang po ang line and space. Line and space. So sana po ay nakatulong ito at nakadagdag ng kaalaman para po sa inyo. At mag-practice po kayo na mag-practice para kayo ay mag-improve sa inyong piano playing. So, maraming salamat po at God bless po sa lahat and stay safe. Bye-bye!